kaya eh. Sa mga nanonood nito, alam ko na para akong tanga yun sa mga tropa ko, sa mga kaklase ko. Stop please! Ako mismo natatawa ko sa sarili ko and how, para akong vlogger. Tapos itong earphone, kasi maingay, baka magulo. Tapos itong background is never mind. This video, itong short films na ginawa namin is not just all about a love story wherein merong mga cheesy lines, yung damsel in distress, merong knight in shining armor, but basically, this output is all about emphasizing the value of respecting and loving others, because respect begins with respect, and because in order to be loved by the other people, you have to love and accept your own flaws first. Huwag mong paasahin ang taong di mo kayang mahalin. Di porket gusto ka niya, pwede mo na siyang gamitin. Sa bawat araw na pagpasok ko sa eskwela, may isa akong paniniwala na ang love is more of a science, may proseso. May proseso kung paano ka mahuhulog sa tulad ko. First, statement of the problem. Sobrang guwapo mo! At ako? Ako yung klase ng babaeng hindi ka tipo-tipo. Pero, ang hypothesis ko, madadaan kita sa talino. Yung tipong kapag alam kong mahina ka sa exam, tutulungan kitang pataasin ang grado mo. Kasi baka naman dun, sakaling mapansin mo ko. Next step, itest ang hypothesis ko. Kung posible bang maging close tayo sa pasimpleng pagtulong ko. At sa palagay ko, mukha namang tama ako. Lalo na sa tuwing nakikita kong ngumingiti ang dalawa mong mata. Ngiting para sa akin at hindi para sa iba. Ngiting nananabik pag nakikita ang munti kong ginagawa. Yan ang mga nakolekta kong data. Tapos ko na oh! Wala talagang katumbas yung saya ko kapag nakikita ko yung tuwa mo. Uy! Ang ganda! Kinilig na naman ako sa mga salitang narinig ko at kung i-analyze ko, napasaya nga kita ng todo. Nireview ko ulit yung sistema kung tama pa ba. At sa araw-araw na pagkikita, ganito nga tayong dalawa. Kinahanap-hanap mo ko, at ako naman, hinihintay-hintay kita. Sa tuwing nalulungkot ka dahil sa mga bagsak mong marka, ako tong to the rescue para tulungan ka. Mapa-math man yan o English subject, mapa-assignment man o matrabahong project, kahit ano pa mang kailangan mong ipacheck, walang problema. Basta sa bawat gawa ko, nasa tabi kita. Naalala ko pa nung minsang niyakap mo ako sa tuwa. Sabay ang pagsabi mo ng salamat ng sobra. Sa pagkakataong to, buo na yung scientific explanation ko. And I therefore conclude na akin na yung puso mo. Na na-fall ka na, na posible talagang maging tayo. Pero kung kailan ay final answer na ako, saka ka naman biglang naglaho. Sinubukan kong hanapin ka kung san-san na ako nagtungo at nang matagpuan ko ang lugar mo. Nasaktan lang ako nang makita kong iba ang may hawak ng mga proyektong ginawa ko. Seryoso ba to? Lahat ng effort ko hindi pala para sa'yo. Lahat ng ginawa ko hindi pala ikaw ang may gusto. Ang tanga-tanga ko! Naturingan nga akong matalino pero nagpakabobo ako sa'yo. Huwag mo naman akong paasahin kung di mo ako kayang mahalin. Di porket may gusto ako sa'yo, pwede mo na akong gamitin. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa taong ayaw sa'yo kung ayaw mo mapaglaruan lang ang puso mo. Sa bawat araw na pagpasok ko sa eskwela, may isa akong paniniwala. Na ang pag-ibig ay sining, parang painting. Kapag pinilit ang kulay, kapag ang hindi dapat ay pinagsabay, hindi pa bagay. Yung ikaw at ako, sablay. Alam mo, sinusubukan kong i-drawing sa utak ko yung mukha ko at mukha mo. Kaso kahit anong pilit ko, di ko talaga mabuo. Di talaga kita magustuhan, di talaga kita matipuhan, di mo lang talaga maramdaman. Kahit lagi naman kitang sinasabihan na wala akong oras para dyan. Ang tindi siguro ng pagiging colorblind mo.
Yung tipong malinaw naman na ayoko sa'yo pero pinipilit mo yung sarili mo. Grabe ang kulit mo. Hahanap ka talaga ng paraan para makausap mo ko. Walang pinalalagpas, walang preno-preno. Eh, sino ba naman ayaw sa sagot ng matalino? Kesa naman sa subject na to, bumagsak pa ako. Siyempre, utang na loob ko yun sa'yo. Kaya sa pagkakataong to, nagtagumpay ka. Salamat ah. Nakakatawang panoorin kung paano ka sumaya. Pero quits lang ah. Napasaya kita at tinulungan mo naman akong ipasa ang lahat ng mga palakol kong marka. Dahil dito, madalas na kitang kasama. Pinapahanga mo ako sa bawat mong sorpresa. Tapos ko na oh. Hoy, ang ganda. Sabay ang ipit ng buhok sa tenga. Teka, nag-iilusyon ka na naman yata. Parang eksenang waring di maipinta. Hinahangaan ko yung gawa, hindi yung gumawa. Di ko alam kung tama pa ba pero nag-e-enjoy ka naman kaya sa tingin ko wala namang masama. Halos araw-araw ganto na. Pinupuntahan kita habang ikaw, naghihintay ka. Mapamath man yan o English subject, mapa-assignment man o matrabahong project, kahit ano pa mang kailangan kong ipacheck, walang problema sa'yo. Basta nandito ako sa tabi mo. Ganon ka kamartir sa panunuyo. Sinamantala ko yun. Oo. Dahil diba, yun lang naman ang gusto mo. Yung attention lang at presensya ko. Yun ang nagpapakulay sa mundo mo. Pero hanggang dun lang ako. Dahil di pa rin ikaw ang tipo ko. Binigay ko lang gusto mong makasama ko dahil nakukuha ko rin ang gusto ko. Lahat ng tulong mo ay para sa babaeng mahal ko. Pero isang araw, nang magkita tayo, ang dami nang nagbago sa'yo. Isang work of art ang nakatayo sa harap ko, na para bang walang katumbas ang ganda mo. Pakiramdam mo kasi yun lang ang hinahanap ko. Kaso kahit kailan, hindi ikaw ang minahal ko. Alam ko nasaktan kita ng todo, pero ni minsan di ko naman sinabing may pag-asa tayo. Ikaw lang ang umasa. Wala akong kasalanan dito. Kaya pasensya na kung napaglaruan ko man ang puso mo. Di mo dapat pinilit ang sarili mo sa taong ayaw sa'yo. Hindi dapat i-overfilter ang mga picture mo. Dahil ang importante ay yung laging nagpapakatotoo. Sapat na dapat ang pangmalakas ang phone na binili ko para perfect selfie ay makamit. Pero masyadong malinaw at kita ang lahat ng sumpa ko. Kaya sang katutak na edit at filter ang ginamit. Para akong diyosang bumaba sa lupa. Pang Miss Universe ang angking ganda. Ang babaeng nagmistulang na buhay na manika. Sa sobrang perpekto kong tao, nabighani kita. Online man tayo pinagtagpo pero pakiramdam ko na matagal na kitang kakilala. Mula sa hugis ng iyong mga mata na parang sinasabi na mamahalin mo akong talaga. Hanggang sa tunog na ginagawa mo kapag ikay natatawa. Kilalang kilala na kita. Kabisado ko na pati ang iba't ibang tono ng pagsasabi mo na mahal mo ako sa telepono. Na habang inuulit mong sabihin sa akin, damang-dama kong totoo. Kaya kahit di pa tayo nakikita, alam kong kilala kita. Pero isang araw dumating ang kinatatakutan, isang araw na kailanman di ko malilimutan. Magkita naman tayo, ang bigla mong sinabi. At bigla na lang akong hindi mapakali. Dumating ako sa ating tagpuan na punong-puno ng kaba, nanlalamig, nawiwindang, natatakot na babalisa. At nang ako'y iyong nakita, ilang beses kang umiling, ilang kusot ang ginawa sa mata, akala mo siguro na labo ang paningin habang nakangiti akong kumakaway sa pagsabi ng ako to. Babaeng sa lahat ay pinagpala pero yun pala'y itsurang hindi mo ay nakala. Mamapaisip ka na lang kung siya nga ba talaga. Naging biktima tayo ng tadhana at ng maling akala. Dahil kahit kilalang kilala kita, hindi mo ako nakilala. Sinubukan kong takpan ang mga butas ng pagkatao ko at pati na rin ang mukha ko na hindi man lang nag-iisip na panlilin lang na ang ginagawa ko. Pero hindi ko akalain na ako'y magugustuhan mo pala. Ano to, himala? Nagulat ako nung sinabi mo na gusto ko ta. Hindi dahil sa kung sino yung nasa picture pero kung sino kang talaga. That's love, diba? Kasi kung mahal mo ang isang tao, yun na yun. Mahal mo. Walang todo edit. Walang pagbabago.
Ang tunay naman na pag-ibig ay hindi dapat nakabase sa panlabas na anyo. Dahil ang importante ay yung laging nagpapakatotoo. Hindi dapat i-overfilter ang mga pictures mo.